Navarro? Sabi ko na nga, si Malas to eh. Ba't mo ginawa yun? Pasensya na po. Hindi ko po talaga sinasadya, Sir Angelo. Pasensya na po. Mabila lang po tayo, ma'am. Customer po tayo, ma'am. Sir Angelo. Okay lang, okay lang. Okay lang. Huwag po kayong mag... Pasensya na po. At Angelo! Angelo! Palpa ka talaga. Ikaw kasi! Excuse me lang, magpapalit na ako ng damit. Sige. So... Angelo... Pasensya ka na dun sa babaeng nakatapon sa inaway na siguro hindi naman niya sinasadya yun eh. Bakit ikaw yung humihingi ng pasensya? Kilala mo ba yung taong yun? Saka bakit ba natin pinag-uusapan pa yung ibang tao? Kanina pa tayo sumasagot dito, hindi ko palang alam pala ang pangalan mo. Anong pangalan mo? Kita. Nandito yung anyo ko. Grabe, buti na lang talaga. Thank you, Lord. Pero, alam mo, Papa, naisip ko, ah. Dapat, hindi na rin ako magreklamo kasi kahit papano, naranasan ko ang makausap niya. Tapos, nilapitan pa niya ako. Tapos, sinayaw-sayaw pa niya ako. Tsaka, naranasan ko kung paano maging maganda. Tsaka pinakahigit sa lahat, Papa. For the first time, naranasan ko ang pakiramdam ng magkaroon ng interes sa'yo yung isang lalaki. Na si Angelo pa. Mama, kaingger na talaga yung babae yun. Siya lang sinayaw ni Angelo, tas sinabawan pa niya kaming lahat. Maganda naman kasi. Pati nga po yung gown niya eh. So, kaya pinatay yun. Ibig mo sabihin, ni isa sa inyo eh, hindi pinansin ng Angelo yun? Hindi. Tas parang nakapakulay mata ni Angelo sa kanya. Nakakainis. Napansin ka naman, te. Yun nga lang, nung napansin ka, kasi natapunan mo ng wine yung damit ni Angelo. Hey, tumahimik ka nga. Nagkamali kasi ako, mami. Ano? Kung natapo ko yung wine na yun dun sa buwisit na babae yun, edi sana napaya siya nag-amoy wine yung gown niya. Hoy, babae. Asa na yung juice? Oo na ako. Ang tatanga-tanga ka dyan. Ito pa, ma. Makakataka. Biglang nawala yung babae. Oh? Biglang umalis. Ah, ibig mo sabihin maaga umalis yung impostor. Ibig sabihin, sinayaw na kayo ni Angelo. Ay, naku, mama, hindi, no? Ay. Itong Angelo, bigla na rin din naglaho. Tapos nagkulong pa dun sa kwarto niya, nakakainis. Tapos sabi sa amin, ituloy na lang daw namin yung pagkain namin. Bakit ganyan? Gustong-gusto niya yung babae yun. Ay! Ano ba? Ay! Sorry, mami! Ikaw talaga, takot ka mong bata. Kilo ka natututo. Gamitin mo yung utak mo! Sorry po! Ano ba, hindi kita pinapakain, ha? Ha? Ano? Ano sasagot mo? Tatanga-tanga ka na lang dyan. Kumuha ka basahan! Bakit kasi kailangan ganun pa yung trato sa akin ni mama? Nagtatanda ko na para namang di ako nagdalaga, ganun pa rin yung trato niya sa akin eh. Ano pa yan? Wala lang natitirang respeto sa buhay ko. Sana hindi na lang ako... Hindi na lang sana ako nabuhay. Thank you.
Ate! Ate! Ikaw! Ikaw ang babae kagabi sa party! Kumaganda ka? Ang sekreto mo? Bakit nabaluta ka ng liwanag? Wala po, ate. Wala, wala, wala. Yung kwintas na yan ang sikreto. Hindi, ate. Hindi ito. Hindi ito. Wala, wala. Hindi ako. Sige, ate. Ate, akin to. Huwag, please. Akin na yan. Ate, huwag. Akin, akin to. Na to. Ate, akin na. Ate, akin yan. Sige na, ibalik mo na sa akin. Akin naman yan talaga eh. Ate, akin to. Sige, akin to. Sugata lang ako. Ate, akin to. Sige, sige lang, ate. Ate, ate. Please, ano? Ano ba? Napapaganda siya? Nang kuntas na yan? Parang awa niyo na, Mama. Ate Elaine, sige na, ibalik mo na sa akin yan. Kasi akin naman po talaga yung kuntas na yan, eh. Dito sa Pidol, Wonderland. Ate Babes, okay ka na ba? Kahit naman hindi, wala na akong magagawa, eh. Ganto na talaga siguro itsura ko. Naku, alam mo, Babes, ganyan din ako nung araw, eh. Alam mo, mukha rin akong freak, tsaka tad-tad ng buhok ang mukha ko. Hindi nga. Oh, bakit? Ano tinitingin ninyo? Makatingin kayo, kala nyo wala kayong mga kapansanan, ha? Lalo na ikaw, ha? Pero alam mo, meron akong isang kaibigan, eh. Binigyan ako nung elixir. Elixir? Ano yun? Oh, elixir yun, pampaganda. Para gumanda daw ako. O, tama mo, di ba? Beauty na ako. Tsaka magiging flawless ang balat mo. Tingnan mo, tingnan mo. Ano yung hindi sinasabi niyo? Ha? Joke lang. Sige po. Ano? Meron ka dyan. Ito lang nakatabi. Tinabi ko muna yung beauty. O, tingnan mo. Alam mo, parang meron pa ata akong elixir sa bahay. Pero, tingnan mo, magiging ganito ang iyong skin. Wow. Aray! Aray naman! Ang gaspang naman ang kamay mo. Alam mo, mas sensitive tong skin ko eh. Sa dinagitin ako, meron pa ata akong konting elixir. Papatry ko sa'yo para maging flawless ka naman. Ayan, tingnan mo, magiging flawless yung skin mo, tapos maganda pa yung body mo. Hindi na mapapansin yung passes mo sa ilong. Tol, narinig mo ba yung satan tungkol doon sa elixir? Siyempre naman, may antena tinga ko, di ko marinig yan. Magiging flawless tayo. At mag-i-improve ang itsura natin. Aha. Uh-huh. Alam mo na siguro, nasa isip ko. Ito lang, elixir! Ay, aday lang. Ako, aday lang ha. Masama ang pakiramdam ko sa dali. Wait, wait! Hmm? Bilisan mo. Tara, tara. Hindi yan. Dito. Ito. Ito, diga. Tira mo ko, ha? Anong tiran? Akin lang ito. Saan ka nadaan? Saan ka pa ito? Ito yung barbaria natin. Saan dali? Daan ka, daan ka. Normal ba ako? Hindi ako normal, eh. Asan ang elixir ko? Ah, ganun. Akin na yung kwintas na yan. Ako magsusot nito para gumanda ako. Eh, bakit ikaw? Bakit ako? Ako ang panganay! Eh, ako naka-discover yan eh! So? Teka muna, teka dito. Ay, ano? Gumaganda na ba ako? Ha? Ha? Ano? Ay, Elaine, ano? Eh, wala naman nangyayari eh! Hoy, neneng! Bukod sa pagsuot ng kwintas na to, anong dapat gawin, ha? Sabihin mo na! Sabihin mo na! Dito, ah. Ano? Sasabihin mo ba o hindi? Ha? Tatlo na kaming pumipilit sa'yo. Ano ba kayo? Neneng, pag hindi ka nagsalita at oras na hindi mo sinabi sa amin ang katotohanan, ano? Palayasin na lang kaya kita. Saan ka kaya natutulog, ha? Huwag po, Mama. Huwag po. Huwag po. Sige po, sasabihin ko na po. Ay, ano? Sabihin mo na! Ganito kasi yun, eh. Dapat, Ate Dayan, tumulo yung luha mo doon sa kwintas. Iiyak ako itong kwintas? Ha? Oo nga, sinabi, luha. Gusto mo, dura. Sige, lagyan mo lawa.